So, kamusta na mga idol? Boxing update tayo ngayon, no? Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Marlon Tapales, ilang araw na nga lang po'y magsisimula na ang kanyang undisputed fight kontra dito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Recently lang po, no, nagkaroon ng matinding mga practice at sparring etong ating kababayan na si Marlon Tapales, at tila napasabak pa nga siya at napalaban, no, ng matinding sparring dito kay Casimero Cuadro Alas. Yan nga daw po'y pasikreto lamang, no, at naglabasan yan sa mga social media. Matapos nga po kasing ikumpara ang galing ni Cuadro Alas at ni Casimero, ay tila sinubukan sila kung sino talaga, no, ang magaling by sparring. At nakita nyo naman, halos tablang lang sila. Pero ang nangyari po dito kay Marlon Tapales ay tila nahirapan ang kanyang pangangatawan. Magaling din naman kasi si Alas, no, kahit papano ay may ibubuga. Pero nakita nyo, hindi talaga natinag doon itong si Marlon Tapales, at tila handang-handa na siyang labanan ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kung makikita nyo rin, daily po nagpo-post ng mga training at practice itong si Marlon Tapales. Ang strategy po kasi ni Tapales dito ay ipakita kay Naoya Inoue ang kanyang daily routine na ginagawa. It means ay hindi siya natatakot or wala siyang takot na labanan sa undisputed 5 world champion, ito nga pong si Naoya Inoue. Sa side naman po ni Naoya Inoue, wala tayo masyadong makikita mga updates. Tila pasikreto pa rin ang kanyang ginagawang mga practice at mga training. Tila may itinatago itong si Inoue, no, sa mga fans niya na hindi talaga pwedeng malaman. At dahil nga po sa Tokyo, Japan gaganapin ang kanilang undisputed fight. Ngayon pa lang po may nagsasabi na posibleng maging lutong laban, no, ang undisputed fight na ito, no, sa December 26, Marlon Tapales at Naoya Inoue. Bakit ko po nasabi? Kung titignan nyo, no, hindi pa nga nagsisimula or dapat magsimula na nga po ang anti-doping test nila, and as of na wala pa rin pong maresultang ipinapakita kung ito nga daw po bang si Inoue ay nagpositibo na or negatibo sa anti-doping test. Samantalang ating kababayan na si Marlon Tapales naman ay kumbinsido tayong magne-negatibo yan, no, dahil napaka exposed niya, no, at hindi siya nagbibigay ng sikreto. Kahit po ang kanyang mga ginagamit na pang pain reliever ay normal lang, natural lang, hindi kagaya po ni Naoya Inoue ay may itinuturok daw po na pain relief ay may substance nga daw po ng cannabis or marijuana. Well guys, malalaman natin yan, no, sa nalapit nga po na December 26, undisputed 5 world champion nga po Marlon Tapales versus Naoya Inoue. And please don't forget po to like and subscribe for more boxing updates sa Pilipinas. Maraming salamat po.